Alright, so kami man din po, no, last Sunday po tayo ay wala din sapagkat tayo po ay nabigyan ng opportunity ni Lord at you know, once in a lifetime dream vacation, parang nananaginip, sabi nga ni Sister Don, until now para pong ano eh, panaginip lang yung nangyari, parang nangyari na ba talaga, napunta na tayo sa Holy Land at yun, tayo po ay dinala to welcome to Israel. Pero alam niyo po, yun na nakakita ko ng ganitong memes kasi ito talaga yung nangyari sa amin, itong feeling na ito, ito yun. Pagkalagpas ng immigration, knowing makakapag-post na ako ng IG stories, airport stories, kasi nakakakaba. Alam niyo po, nung nasa immigration kami, 3 hours po kaming na-hold. Yung unang immigration, ang bilis ng kinausap, sabay 3 hours, kala ko, bakit kami lang yung na-hold? Ayun pala, buong lahi, sobrang higpit po pala talaga ng Israel sa mga papasok po sa bansa nila to avoid any terrorism act, to avoid din po yung mga TNT, mga tago ng tago doon, tapos nagtatrabaho. Kaya po sobrang ano kami, panalangin, Lord, ang mahal ng ticket. Kung pa uuwi lang kami kasi, ang totoo po, may nakasabay kami mag-ina na unfortunately hindi po sila pinapasok ng Israel. So naging airport to airport lang po sila dahil hindi na-satisfy yung immigration officer sa kanila pong dahilan bakit sila papasok ng Israel. And for the glory of God, nakapag-post kami. Kasi after 3 hours, alam mo yung 3 hours, walang kumakausap sa'yo, hindi mo pwede kausapin katabi mo, ibang lahi. Di ba? Kasi ang dami-dami na parang, pararababa siya, kararalabahan. Lord, nandito na kami, open door. Naalala ko preaching na kami, access granted. Lord, to immigration officer lang to, kayang-kaya mo tong hipuin. And true enough po, after 5 minutes of interview, wow, for the glory of God, tayo po ay nakapasok doon sa bansang Israel. And we were able po na makapag-tour, makita natin po yung ating mga Holy Land, the Land of the Bible, yung sinasabi natin na binabasa mo lang sa Bible, tapos ngayon, nakikita mo na literal. Grabe po, tapos nakita natin yung magaganda yung top view doon eh. Next picture mo nga, yun, sinuot ko kasi dyan yung picture ay yung damit nating pampastor na naglilingkod tayo, hindi dahil buhay na natin maglingkod, kundi si Kristo ang buhay natin, kaya tayo naglilingkod. And while we are standing in the Mount Olives looking at Jerusalem, nagkaroon po kami, ako po personally, maging aking asawa, ng tinatawag na sense of urgency about preaching the gospel. Kaya po, next picture, yan naman yung nasa Western Wall, kung saan nanalangin din si Daddy doon. Di ba? Alam niyo po, nung nandun ako, parang naging instant vlogger ako eh. Sabi ko, mukhang powerful ang maisishare ko rito kasi nandito ko mismo. For example, sa Sea of Galilee, edi basahin ko ano ba nangyari sa Sea of Galilee. Ang bilis ishare kasi nandun ka mismo sa lugar. Kasi sometimes, it's another thing na ikaw ay nababasa mo at alam mo, it's another thing as well, no, nandun ka sa alam mo. Yung naranasan mo talaga, grabe po talaga. At ito po ay dahil lamang sa biyaya at habag ni Lord. At dahil itong Holy Land ng Israel ay binuksan na ni Lord sa JTG Manila, sa JTG, alam ko po marami sa atin ang makakapunta rin dyan. Kasi una-una, alam na natin yung technique. Ano yung mga dapat i-prepare? Ano yung sasagot sa immigration? Pero grabe, dahil binuksan na ni Lord yung mga papadala doon, ha? Baka gustong, sino dito gusto makapunta Israel? Ang tanong, may passport ka ba? Ang hirap naman, pare. Dito pa lang sa immigration officer natin sa Pilipinas, kahit magtoga ka dyan, dali mo lahat ng graduation mo, kung wala kang passport, bye-bye. Gaganyanin ka lang, ha? At yun pa yung isa sa mga nakakakabay, 3 days bago kami umalis, nag-trending yung airport natin dahil hinanapan ng, ano, ng graduation picture. So, sabi ko, magtotoga ba ako? Hindi naman. Alright, and sabi ko nga po, while we were there, kasi ang sabi ko nga po, yung ating mga pinasyalan po doon, travel and tours natin, bonus na lamang po ni Lord yun. But we have this mind or we have this purpose and mission na kaya po tayo pupunta doon is to plant the JTG Manila Israel. Kaya po habang nandun tayo ni Sister Donna, ay kami po ay nagkaroon ng sense of urgency. Can everybody say sense of urgency? At yan po yung ating pag-uusapan sa hapong ito, the word sense of urgency. Kasi sabi po ng Romans chapter 1 verse 15 to 16, parang ito po ay, parang ako na rin, no? Parang ito yung naging heart ko din toward Israel, katulad ng sinabi ni Paul, so I'm eager to come to you in Rome too, sabi ni Paul. Kasi that time po, kailangan niyang makapunta talaga ng Rome, pinilit ni Paul. And then, hindi lamang doon, bakit siya pupunta doon sa Rome? To preach the good news. Can everybody say, preach the good news? For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God work at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. So, bakit gustong pumunta ni Paul sa Rome?
to preach the gospel. At yun din po yung nailagay sa amin ng ating mami daddy na pagpunta nyo doon, make sure you do the Great Commission. Kaya pagpunta po namin doon, ang naisip namin, we need to preach the good news. Salamat din po sa lahat ng mga nagtanim sa mission offering. Naging malaking tulong po ito para sa amin pong pagmi-mission doon. Kaya huwag po tayo magsasawang suporta ng ating mission offering. Pag may mission offering, lalo may mga pasto tayong aalis, mga ngaral sa itan ng Diyos, taniman mo kasi eventually aani ka doon. Amen. Ganun po kabuti si Lord. So let's bow down our heads and let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, Lord, bigyan mo po kami lalo pa ng puso na eager mag-preach ng iyong salita dahil ito ay hindi po trabaho lang ni pastor, hindi trabaho lang ng sinumang mga church leaders, kundi ito po ay binigay mo para sa amin. So Lord, tawad po. If there are times that we have shame, nahiya po kaming mangaral because maybe of rejection, pero Lord, this time, empower us. Give us grace. Give us the anointing and power to preach this good news na bumago ng aming buhay. So wherever we are, Panginoon, alam namin, maipapangaral namin ang iyong salita because this is your power at work, Panginoon. Ito'y kapangyarihan mo na nagliligtas sa kahit sino po na naniniwala at maniniwala sa iyong salita. So Lord, salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami may pangaral ng iyong salita sa hapong ito. Itago mo lamang po ko sa likuran and let your anointing power move upon this place. In Jesus' name we pray. And everybody say, amen. 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 Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, katulad po ng ating binasa sa foundational verse natin about Romans, we are eager to come to Israel, of course. Siyempre, hindi naman po ako magpapakipokrito. Gusto rin po talaga nating mamasyal doon. Pero ang pinaka number one purpose natin, bakit po tayo pupunta doon, is to preach the good news. At bibihira lang din po yung opportunity na mabigyan tayo doon, pumunta ka doon sa Israel to preach the good news. Alam niyo po, dahil sa sobrang fire, tayo po ay nakapag-evangelism doon for the glory of God. Tayo po ay yung mga ataw dito, yung mga nagpasabay po sa amin every time na pupunta doon sa bahay ng aming sis Ate Miriam, ay baka po nanonood sila. Hello po, welcome. Ichichismis ko lang po yung buhay niyo dito. Kasi meron na po tayong GC ng lahat po ng ating mga kababayan sa Israel and we're praying po na starting mamaya madaling araw magkaroon na po tayo ng online worship service via online. Kaya po nasimula na rin naman yan, itutuloy-tuloy na natin. So, bawat po tao na makausap natin doon, lalo si Sister Donna, grabe po, kasi karamihan po babae, lahat nag-iiyakan. Sabi ko, ang galing ha, asang-asaka sa J-Group ha. Tapos, one time, ito pong picture na nito, kakain kami ng McDo, so umu-order ako doon sa kiosk. Di pagka-order, nasa na yung asawa ko, hinahanap kasi tatanungin ko sana ano yung order niya doon sa McDo. So, hinahanap namin, sabi nung ni Ate Miriam, tignan mo, nasa CR, punta ako CR, wala rin. Labas ako, baka ako nakidnap na kasi gandang-ganda po yung mga tao doon sa asawa ko. Kaya sabi ko, napakaswerte talaga nito, pinakasalan ko siya eh. Joke lang. Kumbaga sa loto, tumama ako ng mega jackpot. No? Siya, tumama lang sa akin, isabong. Illegal pa. So, lahat po nung makausap namin. So, yun nga, umorder ko na sa mga asawa ko. Pagtingin ko po, nakakita ng Pilipino doon sa McDo at nagsishare. Praise God! Nakita ko, nag-iiyakan na yung dalawang babae doon. At nung pagdating ko, eto po si Pastor Mike, halika na may mag-share ka na. Teka, kakain tayo eh. Sabi ko, siniran mo na, tuloy-tuloy mo na. Sabi ko, teka lang, kakain lang ako. Tapos, kasi puro karamihan po doon babae at nakakalungot lang po, karamihan ng istorya po doon, laging hiwalay sa asawa. Wala po yata ako nakausap doon na buo pa sila. Kasi ang hirap po talaga ng long-distance relationship. Lahat po ng mga nakausap natin doon, puro hiwalay po sa asawa. Kaya po, kailangan natin yung sense of urgency to share the best news ever. Kasi kung babase lang po sila, totoo lang, mga tao po doon, mapipera. Honestly, ang dadali ng buhay nila doon, ang lalaki ng mga sweldo nila, ang mamahal din pala ng bilihin. Sobrang mahal po talaga. Alright? Kaya, napansin ko, kailangan ma-share natin sa kanila yung next na tayo, yung best news ever. Because we believe that something life-saving is worth sharing. Naniniwala ba kayo na isang bagay na alam mo makakapagligtas sa'yo ay dapat lang talagang i-share? Tama? Parang nung panahon po, nung nagkaroon tayo ng pandemic, nung nagkaroon ng vaccine, laging nasa media, may vaccine na, kailangan ka na magpa-vaccine. Why? Because scientists believe that it will help you to save your life. Pero this time, yung dala-dala nating gospel ay hindi lang naman gamot sa sakit karamdaman, kapatid. Yung dala-dala mong gospel ay gamot sa eternal na parusa ng Diyos na kamatayan doon sa impyerno. Kaya we have to share the best news ever. It is man's responsibility.
hindi po ito responsibilidad lang ni pastor, ni bishop, ni leader, o kung sino mang tao, kung hindi, lahat tayo, sabi mo pati ikaw. Let's have this sense of urgency to preach the gospel, to preach this good news and not be afraid. Kasi sometimes we thought, dahil ako magpipreach sa church. No, wherever you are, pwede kang gamitin ni Lord to preach the gospel. I mean, meron pa tayong mga kapamilya pa dito na hindi pa nakakakilala kay Lord. I believe so. May mga mahal ka sa buhay na hanggang ngayon, nire-reject yung gospel at alam mo, kapag hindi nila tinanggap ang gospel, masisira ang buhay nila. Pwede sila mapunta ng impyerno. At totoong pupunta sila ng impyerno dahil sabi ng Bible, si Jesus lang ang daan. So, kung ang dala-dala mo ay life-saving, huwag ka naman maging sarili, makasarili sa iyo lang yung kaligtasan na yan. Okay? So, kaya po, no, for praise the Lord and praise report po, last March 19, tayo po ay nagkaroon ng first Sunday worship po na kasama yung ating mga kababayan. Palakpakan naman natin si Lord. And we gather 10 or 11 people po, no? Meron ding Jewish na nandiyan, yung foreigner. So nagtaka siya, no? Bakit daw somehow may alam tayo regarding sa history ng Jews. So yung dalawang lalaki na yan, yan naman ang aking tinutukan para i-share ang gospel. So salamat po dahil ang time nila doon, strict sa oras. Kasi po, oras din ang bayad sa kanila. Buti pa doon, no? Pag sinabi nilang 8-8 talaga eh. Tayo, pag sinabi natin dito 4 p.m. ang service, ano oras ka darating? Pilipino nga talaga tayo. Pero kasi po doon, ang gawain doon, alas 10 din. Pero kami naman, gabi. Kasi normally, yun po yung free time nila dahil tulog na yung mga kanilang mga inaalagaan. Pero katulad nga po ng sinabi ko, in Romans chapter 9, verse 2 to 3, parang ganito po yung naramdaman ko sa Israel. Sabi ni Paul, my heart is filled with bitter sorrow and unending grief. For my people, my Jewish brothers and sisters, I would be willing to be forever cursed, cut off from Christ, if that would save them. Sabi ni Pablo, matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa aking mga kalahing Hudyo. Mas namamatamising ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikakabuti nila. Alam niyo po bakit? Kasi pagpunta po ng Israel, patay na patay ang gospel. Base po sa lahat ng aking narinig doon at mga pinuntahan namin, 50% na nakatira sa Israel, Arab nation, Muslim. Catholic, hindi rin ganun sila kadami. No, ang Jewish marami, pero until now, may mga nakausap po tayong Jewish doon, until now, they are waiting for the Messiah. Nakatin po kami minsan yung tinatawag na Shabbat na kung saan po nag-gather ang buong pamilya. Na-appreciate ko naman yun kasi buong pamilya talaga nandoon at ginagawa din nila yung covenant. I mean, the communion old covenant kasi new covenant tayo through Jesus Christ. Sila doon, literal, ang laki ng tinapay. Ihiwain ka mo. Eh di ba nasanay tayo dito, ostya? Malaki nga lang yung ostya, nagre-reklamo ka na. Ang laki nito, pastor ha, parang gustong-gusto mo ako malinis ha. No? Doon talaga, literal na tinapay, bibiyakin, bawal pa mag-picture. Hindi ko lang po na-picture kasi kasama namin all the Jewish. Tapos, somehow talagang ano lang po, more on religious side. Kasi ipagpe-pray nila yung may birthday, pero mga lasing. Kasi doon, ang inumin, may wine sila na zero alcohol, tapos kasunod, Jack Daniels, Chivas Regal. Yung mga Jews, yung mga Hudyo. Siyempre, hindi mo naman maano, sabi ko, kasasawa ko. Kailangan, grabe talaga dito, no? Hindi nila na uunawa ng Bible. Well, actually, nauunawa nila Old Testament, religious. Kailangan sundin ko tong law, para ako'y maging righteous kay Lord. Pero nakalimutan nila at hindi nila matanggap na meron ang Messiah dumating 2023 years ago. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Anyway, kaya sabi nung magre-release ng blessing. May binabasa sila parang in a book of Psalms or book of Genesis nung nag-release ng blessing si Jacob kay si Isaac, or Isaac kay Jacob na pero lasing eh. Hindi ko naman, tapos may tono yung kanilang tugtog. Tapos sabi sa akin ni Shimon, yung asawa po ni Ate Miriam, sabi, kasi nag-usap sila, sabi ko, what they say? Kala ko ako yung pinag-uusapan. Sabi niya, they said they want to release a blessing to me, but maybe tomorrow because they are all drunk. Sabi ko, make sure, because you don't know if they are drunk, they might put curse on you, not a blessing. Kasi siyempre, lasing ka na, hindi mo alam kung ano sasabihin nila. Pero yun po yung nakaka-bitter sorrow doon na ang daming taong walang pagkakakilala kay Lord. But however, merong isang good news din po ko nalaman kasi na nagpunta po tayo sa Nazareth, kung saan lumaki ang ating Panginoong Jesus, doon daw po ay 80 or 90% are Arab Christian na.
Wow, may ginagawa si Lord. Sabi ni sa akin ni Simon, this place, you can go wherever streets you want and you're safe because most of here are Christian. Sabi niya gano'n. Pero pagdating sa Jerusalem, talagang grabe po. Marami pong tao ang hindi pa nakakakilala kay Lord. Yung iba, kilala si Lord, but they don't want to accept Jesus as the Lord and Savior. For them, Jesus is just a good prophet. Kaya si Apo Simon, pilit ko ding sinisiraan. Sabi niya, may time nag-usap kami, see, I told you, the Bible is real and Jesus is the Messiah. Sabi niya, I don't know, maybe. Kasi kahit sa Old Testament, hindi rin siya ganun ka lalim. Basta kung ano lang pininiwalaan niya. Sabi ko, no, if you believe in the Old Testament, it's the same thing with the New Testament. It's still the Bible. I don't know. Mailang. Kasi ako rin, naiubusan na rin ako ng English. Isip ko, Ngayon, eto nakakatuwa. Nung pinag-pray ko naman, no? Kasi aalis na po kami, nung pinag-pray ko sila, at lagi ko sinasabi, Lord Jesus, habang sa prayer ko, at pagtapos ng prayer, di ba tayo pagtapos ng prayer, in Jesus' name. Nilakasan ko talaga yon. Para maunawa niya na nag-pray ako sa Panginoong Jesus kasi ayaw niya tanggapin. Pero nung sinabi kong in Jesus na maluwa-luwa siya, sabi niya, Amen! Praise God! Alam ko, bahala ka na, Lord. Mahalaga, siner kita sa kanila. Kasi po, no, ito yung first gospel, yung sinabi nating daddy in 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 5. For what I receive and I pass on to you as form of first importance. Pinakamahalaga. Ano daw yon? That Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried and he was raised on the third day and according to the scriptures, that he appeared to Peter and then to the 12. Ito yung first gospel or half gospel na totoo namang nangyari at maliligtas ka talaga. Kaya sabi ni Paul, alam mo, di bali nang tanggal, grabe yung grief ni Paul sa Israelites that time. Kaya sabi niya, di bali nang sumpain ako ng Diyos, mawala ako kay Kristo para lang maligtas itong mga Hudyo. Kasi talaga pong matitigas ang kanilang puso pagdating sa pagtanggap ng ating Panginoong Jesus. That's why we need to have this sense of urgency in preaching the gospel. Sabi mo sa katabi mo, sense of urgency. Question, when was the last time that you share about Christ? Pastor, kailangan ba yun? Ay, hindi. Ano gusto mo? Ikaw lang pupunta ng langit? Yung mahal mo sa buhay, dito lang sila sa impyerno? Kailan yun, Pastor? The time is now. Sabi po ng Bible in Romans chapter 13 verse 11, the time is now. And that, knowing that the time, that now is the high time to awake out of sleep. For now is our salvation is nearer when we believe than when we believe. Kung kailan ka na born again, naniwala ka kay Lord, mas malapit nang bumalik si Lord ngayon. Kaya wake up mga Kristiyano, hindi pa pwedeng hindi ka nagsishare ng gospel. We all are commanded to preach this good news and don't be afraid. Kasi sometimes magaling tayo maging consumer Christian. Gusto natin tayo palalakasin. Gusto natin tayo lagi ipagpipray. Ikaw naman ang magpalakas sa iba. Ikaw naman ang magshare ng gospel. This is the time now. You know why? Kasi alam niyo po nangyari, 3 days after natin makapag-start ng gawain, may lumabas na balita na yung politicians sa Israel ipinagbabawal o ipinapasa nila yung batas for you to bid or para itigil mo ang pangangapakul kay Kristo. So ibig sabihin, may nangyayaring something talaga sa buong mundo. Kaya kailangan, we have to have this sense of urgency to preach the gospel. At ipag-pray po natin, hindi yan matuloy kasi hindi pa naman po yan finalized. Yan pa lang po yung isne-submit nilang bill. Nasabi nung binasa ko yung article, since 1990 pa daw, pinopropose na yung bill na yan na itigil ang pangangaral patungkol kay Kristo. E tapos tayo dito, malaya. Wala pa naman tayong batas na pag sinabi, pag nag-share ka ng good news, ikukulong ka. Meron na ba? Wala. Pero sa iba, grabe, pinapagbawal na. At panalangin po natin, huwag matuloy para patuloy tayong pagpagawa, makapagmangaral ng salita ng Diyos. Now, tayo ano bang kailangan natin? Eh, Pastor, hindi ako equipped eh. Hindi ako magaling magsalita. Alam niyo po, ang pagsishare ng gospel, hindi po pagalingan ng salita. Yung karanasan mo kay Kristo ay enough na. Amen. Sino dito may karanasan na kay Kristo? Sumigaw ng amen. Sa mga first timers po, don't worry, maintindihan nyo rin po bakit kailangan natin mag-share ng gospel. And I hope po, no, tayo din, mabigyan tayong fire. Kasi, di ba, 2 weeks ago, Daddy talked about the gospel of the kingdom. So that's the first of the gospel. Tanggapin mo si Jesus, yung kamayaran ng kasalanan mo, si Jesus nagbayad, tanggapin mo para ikay maligtas. Now, you also need to experience
the kingdom here on earth. Pwede mo bang maranasan yon? Nandito pa lang sa lupa, nararanasan mo na ang heaven? Yes. Kailangan lang mabuksan ng iyong puso at isipan. Sabi nga ni Daddy, di ba? Pag naunawaan niyo yung the gospel of the kingdom, it will revolutionize your faith at magbabago ka na kasi you're gonna have this dominion. Ano mang sinasabi mo, nangyayari. Alam niyo po, itong pagpunta namin na Israel, 2019 pa in the making. Every Mission Sunday, ang suot lang namin ni Sister Donna, Israel. Baka masabi ng iba sa ito, Pastor, mukha kang Muslim. Kasi hindi ko naman alam kung anong mga suot doon. Nagpa-drawing pa ako kay Pastor Brian ng ano, ng tawag dito, bigote. Halos nagkatigyat-tigyawat ako dahil pentel-pen lang. Pero sabi ko, 2021, mission na naman, talagang Israel tayo. Hindi tayo magbabago, sabi namin mag-asawa. Hindi tayo magbabago ng ating costume hanggat hindi tayo dinadala ni Lord sa Israel. 2023, for the glory of God, we have this dominion that whatever you speak, it can happen. Kasi hindi... Ang hirap kaya, Kristiyano ka pero miserable buhay mo? Minsan nakala natin ganun eh, di ba? Alin na ako mahirap dito? Basta pupunta ako ng langit. No, kapatid, believe me. Na-experience namin ang walang-wala sa buhay at ngayon patuloy tayong pinagpapala ni Lord pero pupunta pa rin naman kami ng langit. Ang sarap mamuhay na ikaw Kristiyano pero ikaw ang pinangungunahan ng banal na Espiritu ni Lord at yung mga nangyayari sa buhay mo, nakikita, kitang-kita ko si Lord sa buhay niya kesa ikaw yung born again, pahutang nga. Tapos di ka pa nagbabayad. Ikaw yung born again. Pengi po. Yung pa-victim mentality, no, baguhin na natin yun. Sabi mo sa katabi mo, kaya kang pagpalain ng Diyos. Why? Sabi ni David, mula ko'y bata hanggang tumanda, wala ko nakitang lingkod ng Diyos na naghirap o nanghingi ng tinapay kasi kaya kang pagpalain ng Diyos. Kaya kailangan natin maunawaan yung full gospel. Hindi ka lang tumanggap kay Lord, pupunta ka ng langit. Hindi sana kung ganun lang po. Karamihan pa naman sa inyo, lagi ko sinasabi, ako yung assistant ni Daddy nung ni Winater baptize ka. Sino nakakalala ako assistant ni Daddy sa'yo nung Winater baptize ka? E di sana kung pagpunta lang ng langit ang gospel, nung nilubog ka ni Daddy at iaangat, pinigilan ko, wag muna dad, buhay pa. Tanong mo muna kung nakita na si Jesus. Kung yun ang dahilan. Pero hindi eh, tayong mga anak ng Diyos ay tinawag to be the salt and light of the world, to change the world. To be, tawag dyan, the salt na makikita ang may Diyos talagang buhay na nagpe-preserve. Pero unfortunately, marami sa atin, we lost the sense of urgency. Kaya wala tayong pakialam, hindi tayo nagsashare ng gospel. Sabi pa naman ng 2 Corinthians chapter 5, verse 20, we are therefore Christ's ambassadors. As though God were making His appeal through us. Alam niyo po ba, pag sinabing halimbawa, Philippine ambassador, pag dinadala ka sa ibang bansa, ikaw ang representasyon ng presidente ng Pilipinas. Ganon din tayo. Kaya sabi dito, tayo ay representasyon ni Kristo dito sa mundo. Kaya, sabi doon, as though God were making appeal, His or making His appeal through us, tayong representasyon ng Diyos dito sa mundo. Bakit hindi tayo nagsishare? Lagi na lang natin, bahala na si Pastor. Kaya di ba yung iba sa inyo, pag mamamatay na, Pastor, papunta naman po, ba't natatanggap na siya kay Lord kasi mamamatay na siya? Bakit nung buhay pa, hindi mo siniran? Sabi nga, anang may kasabihan, aanin pa ang damo pag patay na ang kabayo. Aanin pa ang gospel pag patay na ang people. People. Sinubukan kong i-rhyme, hindi eh. People, people. Ang layo, di ba? So, minsan, di ba, ang galing natin. Pag patay na, patawag si Pastor, mamamatay na, mag-iingalo, patanggapin. Eh, kaya mo rin naman yung gawin. Kasi di ba, parang feeling natin, laging si Pastor lang ang may authority. Pagka may sakit karamdaman, lagi natin sinasabi, pagka ubod si Paul, kapag pray kita, ha? Pag cancer, tawagin si Pastor Blen, si Bishop Ramos, sila lang makapagpalayas dito. No! You are Christ's ambassador. Sabi mo sa katabi mo, representasyon ka ng Diyos dito sa mundong ito. That's why you have this dominion. Hindi ka lang basta pupunta ng langit, kundi habang nabubuhay ka, once na tinanggap mo si Jesus, kayang-kaya mong mamuhay na pinagpala at ikay nagre-reign, nagdo-dominion sa mundong ito. Amen ba? Now, inisip ko po, pinag-aralan ko, why are we don't have the sense of urgency? Bakit nga ba, lalo sa Pilipinas ngayon? Kasi doon, ang sarap mangaral, ang lahat, ang bilis tumanggap eh, kasi problemado sa buhay. Tanungin mo lang, oh, kamusta ang pamilya sa Pilipinas? Miss na miss ko na nga po sila. Ang bilis, umiyak. Kamusta yung ano? Kaya si Donna, wala yatang babaeng kinausap na hindi umiyak eh. O di ba? Ano nga kaya ang mga dahilan? Why, next picture, why there is there no sense of urgency po kaya pagdating sa gospel? Maybe this is what we call prejudice. Bisaya mandong.
Prejudice. Ano yung sabi niya, Pastor? Hindi ko rin alam. Next picture mo, basahin natin yung meaning. Alright? Ang sabi rito, prejudice can be conscious or unconscious and involves stereotype, prejudgment. Yan, ito yan. Prejudgments and beliefs which are usually negative about a group of people. These beliefs can be based on race, sex, gender, religion, culture, disability, sexually, etc. So, ibig sabihin, ito daw po yung mga taong ayaw mo silang siran kasi hinusga mo na, naku, papatayin ako niya, Muslim yan, pugot na ulo dyan pag sinira ko yung si Jesus dyan. O kaya mahihiyaman yan, ayaw kong siran niya, Pastor. Hindi nila tatanggapin si Jesus kasi si Jesus tatanggapin lang ng mga mahihirap, yung mga walang pag-asa, madaling ishare yung gospel. No! Akala mo lang, ang totoo lang, mas may pera man sila, pero pag nasa iyo si Lord, mas makapangyarihan ka kaysa sa kanila. Tama? Eh minsan, di ba, yung feeling na, ayokong share yung gospel sa boss ko kasi mas matalino yan eh. Tama? Meron tayong ganong prejudice or prejudice. Prejudgment sa mga tao. No, di ba, na ayaw natin mag-share. Ako kasi, papunta na lang sila yung impyerno, Pastor, basta ako langit. Nga, ayokong sharean niya. Ito yung mga prejudice. Ayokong sharean niya. Napakasama niya, Pastor. Hindi mo alam kung anong ginawa sa akin niya nung kabataan ko. Ha? Kung may kasamaan si Satanas, sunod siya. Grabe, no? Sobra tayo mapangusga. O yung iba naman, Pastor, ang bait-bait niya, sisiraan ko pa ba yan? Kahit anong bait niya, pag walang Kristo yan, hindi pupunta ng langit yan. Because good people don't go to heaven. Forgiven people will go to heaven. Mother Teresa, o kaya sino mamabait? Si Pope, okay, si Pastor Blaine, sunod na siya, Pastor, sobrang bait niya. Ang hirap siya, ang feeling ko nga na makasalanan ako pag kinakausap ko yan. Kahit na, alisin natin yung pagiging prejudice. O kaya, Pastor, ano yan LGBT sila, ayoko silang sharean. Kasi aasa rin lang nila ako. Baka bandang ulit, ma-issuean ako, sabihin, ganun na rin ako. No. Hindi ka dapat namimili whenever you preach the gospel because this good news na daladala mo, kapatid, ay magbabago din ang kanilang buhay. Amen. Sumunod, the fear of rejection. Yan, di ba? Ayaw natin mag-share kasi inisip mo, baka mapahiya ka. Kapatid, yung sinishare mo, hindi ikaw napapahiya, si Kristo. At sasabihin ko sa'yo, whenever you preach the gospel, sabi ng Bible, kasakasama ka niya lagi. Kaya pag nireject ka, hindi ikaw nireject. Si Lord, bahala na si Lord sa kanila. Ang mahalaga, tayo ay nagsishare ng gospel. Now, question ulit, when was the last time you shared the gospel? Tanong mo yung katabi mo, kailan ko ulit nag-share? Ha? Pastor, hindi kasi ako magaling magsalita eh. Ang alam ko lang sa Bible, Jeremiah 29:11, hindi ko pa kabisado. Okay lang, yung buhay mong binago, enough na patotoo na yan para makita nilang buhay si Kristo. Amen? Kaya, let's not be fear of rejection. And pangatlo, yung tinatawag na apathy, yung wala ka talagang paki. I don't feel and neither do I care to. So, this apathy simply means lack of compassion, lack of interest, lack of enthusiasm or concern sa mga tao, kaya ayaw natin silang siran. Ba't ko sisira niya? Minalita ko niya. Yaman sila, Pastor, pumunta ng impyerno. Baka magulat ka, makita-kita kayo dun. Ikaw din pala. Diba? Wala kang pakialam sa tao eh. Sino dito may mahal ka sa buhay? May kaibigan ka na mahal sa buhay? Gugustuhin mo bang mapunta sila ng impyerno? Ba't di tayo nagsisir? Kasi nga, Pastor, marites yun eh. Lahat na lang ng buhay ko kinuwento sa iba. Okay lang. Kasi sabi ng Bible, kapag ka naunawaan mo, grabing kahirap ang pahirap sa impyerno, ultimo yung pinakamatalik mong kaaway na naisip mo pumunta ng langit. Kaya we need to have the sense of urgency to preach this good news. Amen? Nabasa ko lang po sa libro ni Steve Murrell ng Wicked Church. A church is an organization that exists to non-members. Ang church daw nag-exist hindi para sa ating mga taga-member na rito, kung hindi para sa mga taong walang pagkakakilala kay Lord. Kaya kailangan natin silang i-reach out. Kasi mga kapatid, may nangyayari talaga at malapit nang bumalik si Lord. Kaya bumalik na sobrang sense of urgency. Parang naisip ko nga sa aeroplano, kasi sa aeroplano, yung katabi namin babae, Chinese, sinisiran din ni Donna. Sabi ko, para isang ano lang, tayo ka na lang dito. Sabi mo, babagsak na tayo. Saan ka pupunta, langit o impyerno? Siguro nang baka ikulong ka, no? Pag bumagsak ang eroplano, saan kayo pupunta? So, sobrang gustong-gusto mong mag-share. Kaya lang, di ka rin maintindihan. Iba't ibang lahi. Alam mo yung ganong sense of urgency na kahit sino lapitan mo. Sabi nga ni Daddy, di ba? Bakit before, nung unang born again mo, kahit sino makatabi mo, sinisharan mo? Anong nangyari ngayon? It's either
we have this prejudgment. Hindi ka talaga mapagkita yung prejudice. Prejudice. Yun! Dali, prejudice. Alright. Or you fear of rejection. Pag may fear of rejection, kala mo, hindi na nabubuhay si Kristo sa'yo. Why? Selfishness na yun. Kasi tinitignan mo, ikaw yung mapapahiya. Kaya kailangan, alisin natin yung fear of rejection. And, yung apathy, meron dito, Kristiyano lang, pero talagang walang pakialam sa ibang tao eh. Ah, basta ako, Sunday sitting Christian. Upo ako dito, Sunday, hingi ng tawad kay Lord, Monday to Saturday, balik sa dating buhay. Tapos pagdating ng Sunday, hingi na lang ulit ng tawad, maglilinis ako ng kasalanan, Lord, patawarin mo po ako. Hindi na tayo dapat ganun. This is the time. Now is the high time since our salvation is near to come. Then we first believe. At ito po yung ating pag-uusapan in Romans chapter 10, verse 1. Sabi ni ito ni Paul sa mga Israelites, brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God. But their zeal is not based on knowledge, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own. They did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Kaya nga po sabi ko doon, yung mga nakausap po nating Jews that time, mga Israelites, religious po talaga sila. Talagang meron silang apoy kay Lord. Kaya nga ginagawa pa rin nila yung Shabbat. Pag sinabi Shabbat, yung buong araw po, Friday night hanggang Saturday night, hindi talaga sila gagalaw. The rest. Kasi ang paniniwala na, sabi ng Bible, sabi ng Lord, on the seventh day, God rest. Kaya sila, ultimo pagpatay ng ilaw, hindi nila magawa. Pag Shabbat, bawal ang cellphone. Naku, sabi ko, hindi uubra to sa Pilipinas. Kaya nung Shabbat nila, dala rin namin yung cellphone namin. Nakatago lang, hindi namin nalabas to respect their culture. Pero makikita mo, zealous din naman sila kay Lord eh. Grabe nga sila mag-pray sa totoo lang. At meron pa silang taling ganun. Mga Jews, may tali sila. Kasi sabi, malapit daw yun sa puso. Kaya habang nagpe-pray, kailangan may tali. Tapos kada pinto nila doon, na-share ko lang dito sa Facebook, meron silang nakadikit sa pinto na every time papasok ang mga Jews, hahawak doon at kikis para daw ma-remind sila kung paano silang iniligtas ng Diyos sa panahon ng Exodus. Grabe daw. So, ibig sabihin, religious. May zeal, may apoy sila kay Lord, pero it's not based on knowledge. Ayaw nilang tanggapin na ang righteousness na ngayon ay hindi yung pagsunod sa batas, kundi ang righteousness na ang nagkukulminate ay ang ating Panginoong Jesus. That's why when you believe to Jesus Christ, hindi na ikaw makasalanan, kapatid. Ikaw ay righteous na. Kaya minsan, natatakot siya pumunta yung iba sa church kasi baka masunog ako, pastor. Masyado akong makasalanan. No, kasi ang kasalanan mo ang nagbayad na ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang tingin na sa atin ng Diyos ngayon, righteous for everyone who believes. Kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Wow. So, tatlong bagay po. Desire, prayer, and save ang ating pag-usapan. Una, desire. Okay? Nung sinerge ko po sa Greek Bible, anong ibig sabihin ng desire is the meaning is eudokia. Okay? Hindi po ako Greek expert ha, nahawa lang ako kay Simon. Kasi si Simon, pag nagpo-post ng mga post niya, kailangan may Hebrew-Greek. So sabi ko, maganda rin yata ang pag-aralan niyo na. Alright, so sabi nito, properly, satisfaction, happiness, or what seems good or beneficial to someone. Good pleasure. So ibig sabihin, ang desire ni Pablo, talagang maligtas yung mga Israelites. Kaya dapat din po talaga natin ipag-pray ang Israel. Di ba meron tayong pray for Israel? Kasi bayan talaga ng Diyos. Kaya somehow nakaka-jealous eh. Kung sino tayong Christian nation, hindi tayo yung bayan ng Diyos. Israel pa rin talaga. Pero salamat. Amen. Dahil si Lord, Christ is living inside of us. Hindi porket hindi tayo Hudyo, wala tayong karapatan sa pangako ni Lord. No, we are all under by God's grace. Now, dito, may desire pa tayo magligtas ng kaluluwa para kay Lord. But why are we not sharing the gospel kung may desire ka? I mean, di ba, could it be possible na kaya minsan stress na stress tayo sa buhay because you're so concerned about our life and don't care about others' need, lalo na sa pag-share ng gospel? Kaya minsan stress na stress sa buhay, inisip ko kasi lagi, ikaw, kailangan ko makabenta, kailangan makabila ko ng ito, bahay, lupa. Pero kailan mo naisip, kailan kaya ako mag-share? Kaya sabi doon, yung happiness mo, yung satisfaction mo, dapat yung pag-ikabubuti ng iba. Alam niyo po, best feeling and may satisfaction, yung taong dating walang pagkakakilala, nung napasama sa'yo, na-born again. Nagkaroon ng pangarap. Yun yung best feeling na may satisfaction.
ating mag-asawa na lagi naghihiwalay, lagi nag-away, maghiwalay na, pero nung naseran mo ng gospel, nakita pa paano ka mag-treat sa asawa mo, ba, mas lalong lumalim ang pag-ibigan. Nasundan pa yung anak. Best feeling. Yun ang totoong desire. Hindi, gusto mo lagi ikaw eh. Ikaw nang ikaw. Pero alam nyo, best feeling, sabi nga, yung mga taong dati walang pagkakakilala kay Lord, pero dahil nag-share ka ng gospel, naayos ang buhay. Ngayon, kasama mo na naglilingkod kay Lord. That's the fulfillment of life, kapatid. Kasi no matter gaano ka man yumamang, no matter gaano ka man tumaas ang buhay mo, kapag wala dyan yung desire, makapangaral ng salita ni Lord, lagi may kulang pa rin. Amen? Kaya sabi dito, sabi ni Keith Wright, lost people matter to God, and so they must matter to us. If we don't care, we won't share. Maybe kaya po hindi tayo nakakapag-share ng gospel kasi wala talaga tayong pakialam sa tao. Kaya po kailangan mabago yun. Kailangan po magkaroon tayo ng sense of urgency na, Lord, malapit ka nang bumalik. Nanay, tatay ko, Lord, di pa nakakakilala sa'yo. Please, Lord, gamitin mo ko. Makita nila sa buhay ko, ipangaral kita. Sa opisina ko, Lord, sa school ko, kung nasa negosyo ko, Lord, tulungan mo po ko. Kailangan kitang ma-share kasi totoo lang, kapatid. Malapit na talagang bumalik si Lord. Hindi na yung time po, banjing-banjing ka pa. Kaya magkaroon tayo ng care, ng desire sa tao, sila ay makakilala kay Lord. First half of the gospel, maligtas sila. At pagkatapos nun, i-desire mo rin, kung may kakilala ka, nakatanggap na kay Lord, i-desire mo din, mabuksan yung isipan nila at maunawaan nila yung kingdom. The full gospel of the kingdom na ang buhay nila ay hindi laging parang miserable. Kundi ang buhay nila ay patungo sa paayos ng paayos, payaman ng payaman. Hindi pala prosperity preaching yung si kinakanta nating ang buhay ko kay Kristo ay payaman ng payaman. Pasagan. Hindi, kasi pangako rin talaga ni Lord yun eh. At yung pangako na yun, hindi lang para sa Israel, ay sa lahat katulad natin mga nanampalataya. Gusto mo ba, ikaw lang yung pinapasagana ng Diyos? Yung kapwa mo ka-church, may lagi nilang suntok sa buwan ng pagkain? Kaya sabihin mo sa katabi mo, let's have care for each other. Lost people matter to God. Kung mahalaga sa Diyos ang mga ligaw na tao, dapat po mahalaga din yun sa atin. Amen? Kaya, starting next Sunday, mag-invite ka na, ha? Di ba? Amen? Sabi ko nga, gawan mo na ng paraan, sabi mo na lang, ililibre mo na kung ano-ano. Tapos, dadaan mo muna dito sa church. Pag ayaw, di wag mo ilibre. Joke lang. Di ba? Pangalawa, una, desire. Pangalawa po, prayer. Let us continue to pray for those people. Hindi lamang Israelites, kasi si Pablo to nagsasalita about his burden, about the Israelites. But this time, pag-pray natin yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord. My question, is your prayer, or sprayer your steering wheel or your spare tire? Kasi marami, sabi ni Corrie Ten Boom, marami sa atin, totoo lang, di na tayo nagpe-pray. And may nabasa ako na sabi doon, sometimes your prayer depends on the knowledge of God, sabi ni Timothy Keller. Depende kung gaano kalalim ang pagkakakilala mo kay Lord, yun lang din ang prayer mo. Kaya the more na lumalalim ka sa pagkakakilala kay Lord, the more ka lumalalim sa prayer. Pero hanggang ngayon, kilala mo si Jesus, tagapagligtas, mabait, papatawarin ako sa kasalanan. Kaya yung prayer mo, parang house show lang eh. Kaya ang question niya, oh, is your praying, is your steering wheel? Yung prayer mo ba talaga lahat ng ginagawa natin? Ang nangunguna ba dyan? Si Lord, pinagpe-pray mo? O, spare tire? Wala na. Pagka nagkasanoon ng sakit karamdaman, tsaka maalala si Lord. Pag tinanggihan na ng lahat ng discarding alam mo sa buhay, tsaka lang maalala, ay may Lord pala, pwede pala mag-pray doon. Di ba? Pagka nagpe-pray ng trabaho, nang binigyan ng trabaho, hanapin mo mong masikap, hindi mahagilap. Kapag nag-pray naman, atat na atat, Lord, gusto mo ng pera ngayon na, Lord. Magsasara na yung negosyo ngayon na. You know what? God's delay is not always God's denial. Sometimes, sinuhubog ka lang ni Lord. Sinusubok lang ni Lord yung character mo. Binumold ni Lord upang sa gayon. Because when God changes your character, it will change your situations as well. Minsan gusto mong baguhin yung situation mo, hindi mo makita, ikaw muna yung gusto mong baguhin ni Lord. How's our prayer lately? Ito ah, be honest lang ah, walang hipokrito. Sino dito nagpe-pray, Lord, bigyan mo kami ng sasakyan? Dream car. Ako din naman. Kahit may sasakyan na ako, nanais pa rin kami makaano ng next car. Next picture. Okay? Yan, lahat naman tayo. Di ba? O yung iba, anong gusto mo? Bike lang muna, pastor. Hindi pa kaya ng faith ko yung ano, sasakyan eh. O sino dito nangangarap din na isang araw mabigyan ka rin ni Lord ng dream house mo? Wow, praise God. Wala masama. Pray natin niya kasi kami man din po, nangarap lang din at na-vision lang din namin at tinupad ni Lord. Sino dito nangangarap ng maraming pera? Oh, ipokrito yung iba. Pero pag walang pera, hindi makapunta ng church. Pastor, lang pamasahe ako na. Hindi totoo yung sinabi ni Lord. Pagpapalain ako, nagtanim pa naman ako, nag-text ako.
Sino dito gusto ng pera? Amen. Gusto ko rin niya, kaya nga po nagbi-business tayo, nagtatrabaho. Kailangan natin niya, pero hindi yan ang Diyos natin. Sino dito, ang next picture, gusto ng mga puppy. Ayan, kasi kami ni Mary, namatayan kami ng aso. Di ba, parang gusto ng mga anak ko ng puppy. Dream ano mo na yan, puppy, nagpe-pray ka. Sana, yung boyfriend ko, regaloan ako ng aso. Parang ang sit-sit pag nagregalo ka ng aso, no, sa girlfriend mo. Okay? O kaya, sino dito nagnanasa na magkaroon ng magandang trabaho pag nakatapos ng pag-aaral? Sa mga nagtatrabaho, ma-promote! Of course, gusto natin yan. Di ba? Parang hipokrito. Pag sinabi mong hindi, Pastor, okay na ako sa ganitong buhay. Hipokrito yun. Hindi ako naniniwala. Alright? Sumunod, next picture. Sino naman dito gusto magkaroon ng business this 2023? Praise God! Oo, gusto natin. Kami man din po, nagpe-pray din. Kami man din po, nangangarap pa rin. Sino dito naman pinagpe-pray mo? Dream vacation! Woo! Lord, makapunta rin ako ng Israel! O kaya, huwag muna Israel, Lord, ano muna, kahit Boracay lang. Kasi, inggit na inggit ako sa kapitbahay namin kung saan nagpupunta. Ako hanggang Divisoria lang eh. Sino dito nangangarap ng dream vacation? Yeah, pangarapin natin yan. I-vision mo yan. Kayan to pa rin ni Lord. O, ito naman. Sa mga patagong relasyon, sino dito nangangarap na, Lord, payagan na kasana kami ni Daddy at Mommy sa relationship. Hindi maka-amen, pero nakangiti. Ako yun ah. Huwag ka titingin doon sa kasinta mo. Nakikita ka namin, nararad ko kung sa ka tumitingin eh. Ha? Ha? Ano? Mabubuko! O kaya naman, sa mga single pa, sino dito nangangarap na, Lord, padala mo na yung aking the one. Malapit ka na daw bumalik, sabi ni Pastor, hindi ko pa nakikita yung the one. Di ba nangangarap din tayo niyan? Walang masama. Again, this material stuff, these things ay mabuti rin po at kailangan. At ako po, katulad ng sinabi ko, pinangapangarap at pinapanalangin ko din po yan sa aking buhay. But my question right now is, when was the last time we prayed for the lost souls? Kailan ka nahuling nanalangin para doon sa kapitbahay mo na maligtas? Sa kaklase mo, katrabaho mo, sa magulang mo, kapatid mo, mga mahal mo sa buhay, na maligtas. Wala tayong desire kasi talaga, no? Kaya kailangan nga daw po, matutunan natin, katulad ni Paul, magkaroon tayo ng desire. Kaya po, nung nando kami sa top view, sabi ng Psalms 122, verse 6 to 8, pray for peace in Jerusalem. Kaya kailangan po natin ipanalangin ng Jerusalem. May all who you love this, may all who love this city prosper. Gusto mong pagpalain ka, mahalin mo yung bayan ng Diyos. Sabi ng Bible yan, O Jerusalem, may there be peace within your wall and prosperity in your palaces for the sake of my family and friends. Kung gusto daw natin pagpalahin tayo ni Lord, panalangin daw natin ang isip, I will say, may you have peace. At alam niyo po, nakakalungkot kapag ka nandun ka sa top view ng Old City Jerusalem, nung makita-kita ko po, sinerge ko sa internet, divided pala talaga yon. Tama pala yung sinabi ni Jesus sa Luke chapter 19 verse 41 na sabi niya, umiyak ang Panginoong Jesus tumangis sa Jerusalem kasi hindi nila na-acknowledge si Kristo na ang magdadala ng kapayapaan. At ang sabi ni Jesus, dahil hindi nyo na-acknowledge, magtatayo ng mga walls ang mga kaaway dyan. Alam nyo po, ito na ang sistema sa Old Jerusalem. Nahati into Christian, Armenian, Muslim, and Jewish. Nakita nyo po, napakalaki ng part ng Muslim area. Ang Christian, ang sinasabi dyan, Catholic. Wala rin po dyan karami. Hindi ako nakakita ng church ng born again eh. Doon sa ano? Wala. Pero sabi nila, meron daw pong JAL doon. Pero hindi ko nakita. Most of that, Catholic. And yung Jewish, walang pagkakilala kay Kristo. Naniniwala lang kay Lord. Kaya kailangan natin silang ipanalangin. Balik tayo dito kasi hindi natin masyado makakarelate dyan dahil Israel yan. Ulitin natin, dito sa bansa natin, kailan ka huling nanalangin para sa kaluluwa? Amen? Kaya sabi ni Jesus in Matthew chapter 9, verse 37 to 38, Then he said to his disciples, Jesus is talking here, The harvest is plentiful, but the workers are few. Kasi nga inaasa natin lahat kay pastor, kay leader, kay J-group leader, kay bishop. Ask the Lord of the harvest, or pray to the Lord of the harvest, therefore to send out workers into the harvest field. At alam niyo po, in verse 10, pag binasa niyo yan, alam niyo sino yung mga workers na pinadala ng Diyos? Ha? Sila ring mga disciples ni Jesus. Sabi ni Jesus, disciples,
mag-pray kayo, magpadala si Lord ng mga workers para sa harvest. Kasi harvest is plentiful. Maging dito sa bansa natin, harvest is so plentiful. Marami pa tayong taong dapat i-reach out. Tapos sabi ni Jesus, sige, mag-pray kayo, magpadala si Lord ng harvest. Pagdating ng chapter 10, alam niyo sino yung mga sinabi ni Jesus, go and preach the gospel? Sila rin mga disciples. So habang nananalangin ka, kapatid, piniprepare ka lang ni Lord para ikaw din ang mag-preach ng good news. So that you won't be ashamed to preach the good news. Okay, magkaroon na tayo ng application agad, ha? Get pen and paper o yung cellphone ninyo po. Mabilis lang to. Gagawin ko lang yung ginawa ni Daddy nung may haligi days namin. Sige po, kuha ng ballpen at papel o cellphone. I want you guys now to write down. Tatlo lang muna. Ito yung ginawa sa amin ni Daddy nasa may haligi kami. Tatlong tao na gusto mong ma-share ng gospel. Sige, magpe-pray natin. Sige, sulat. O type. Huwag kayong tumingin at tumingin sa akin. Sige, type. Sino yan, kapatid? Hindi ko alam yan. Maybe it be your sister, your brother, your parents, your classmate, your co-work. May sulat natin yung tatlong yan. Ipapanalangin natin kay Lord. Amen? Para pagdating sa gayon, hopefully sa ating big church project, makasama natin sila. Kasi, ang laki nung inahalap nating lupa, kaya daw, ang pinapanap sa atin natin dati, 800 to 1,000 seating capacity. Eh, sino sinuupo doon kung tayo-tayo lang din? Eh, di magiging karambola tayo. Kaya, yung isusulat niyo yung tatlo na yan, di ko man alam kung si Lorna, si Anna, o si Fe. No? Ipapanalangin natin. And let's pray. Bigyan tayo ni Lord ng opportunity. No? Nabigyan tayo ni Lord ng tamang oras para ishare ang gospel sa kanila. Yung makita muna sa buhay natin. Alam mo, bro, kakaiba ka mag-treat ng pamilya mo. Ano ba sikreto meron sa'yo? Makakapag-share ka ng gospel. Eh, kasi, yun ang sabi ng Bible. Tsaka mo ngayon sila, i-invite. Halika, sama ka sa'yo sa church. Baka mabago rin yung sitwasyon ng pamilya mo. And hopefully, pagdating ng big church project natin, paglipat natin sa malaking lugar, kasama na natin sila. Amen? Kasi nagsisimula ang lahat sa panalangin. Kaya sabi ni Pablo, pray for the Israelites to be saved. Now, we're gonna pray to those three people na nilagay mo dyan to be saved. Kaya salamat din po sa buhay ng ating mga misyonaryo na pumupunta ng iba't ibang lugar para mangaral at ipangaral si Kristo. Palakpakan naman ating mga misyonaryo natin. Nakita ko kasi sila, Brother Ruel, si Tatay Darwin, Pastor Jericho, Pastor Jude, wala. Ayun, Pastor Jude. Alright? Yung mga galing mission, iba't ibang paras. Alam niyo po, hindi birong kanilang ginagawa. Tapos ikaw, paupo-upo ka lang? Tamad-tamad ka pang mag-mission offering? Saktan ka ni Lord eh. Ayaw mo mag-share ng gospel eh. Hindi po ako galit. So yung sa katabi mo, hindi nagalit yan si Pastor. Hindi rin nagpaparinig yan. Sabi mo sa kanya, hindi rin nagpaparinig yan. Kaninang umaga po, no, may pasalubong kami sa mga 10 a.m. sa under their chair. Huwag kayong mag-alala, pang 10 a.m. lang yun. Hindi namin kaya, ang dami po natin. Ang mahal ng mga billing. Alright! Last na tayo. Una, you desire for someone. Kung sino man po yung nilagay niyan, magkaroon tayo ng desire. Hindi ka ba masaya kung mababago buhay niyan? Tanong ko lang po kayo, masaya ba pag yung mga nangaaway sa'yo, mabago ang buhay, makakilala kay Lord? O ayaw mo talaga kasi nga nagalit ka sa kanila, gusto mo sila mapunta ng impyerno eh. Hindi, kailangan iligtas natin sila. Kung sino man yung tatlong yan, pagpipray natin at bigyan tayo ni Lord ng opportunity, ng tamang oras for us to preach the gospel. Alright? Now and last, preach and save. Kasi sabi ni Paul, di ba? This is my heart's prayer and desire for the Israelites to be saved. Pero binalikan din niya in Romans chapter 10, verse 13 to 15. Siya rin yung sumagot sa tanong niya. Sabi ni Paul, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang sino man tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. But how can they call on Him to save them unless they believe? Paano sila maliligtas kung hindi sila maniniwala? And sabi niya, how can they believe in Him if they have never heard about Him? Paano sila maniniwala sa Panginoong Jesus kung hindi pa nila naririnig ang patungkol sa Kanya? And sabi na, and how can they hear and about Him unless someone tells them? Paano ito? Makakarinig sila kung walang nagpipreach, nagsasabi patungkol sa kanila. And how will anyone go and tell them without being sent? Alam niyo po, yung sinabi diyan na tawag dito, unless someone tells them, or sa ibang translation, unless someone preach them. Ang Greek word daw po dun is meaning keriso, to preach, to proclaim, and often urging acceptance of the message. At sabi doon, as a herald. Yung herald daw po is a something with the authority, heraldic authority. Kumbaga, kapag anong ng panahon, pag ikaw yung herald, o official messenger ka ng hari, kapag ka nag,
makikinig yun. Pinatawag ko kayong lahat. Nasaan ang siya? Hindi! Ito ang sinasabi ng Diyos, makinig kayo. Ganun yung authority na meron. Kaya pala sabi ng Matthew chapter 28, verse 19, or 18 muna to 20, sabi rito, Jesus came to them and said, all authority, so yung authority na yon, yun yung kapangyarihan for you to preach the gospel. And whenever you preach, sabi doon, you have the power to heal the sick, you have the power to release the yung mga oppressed, you have the power to tawag dyan, palayain yung mga inaanihan ng masamang demonyo. Kaya mo daw yun. At sabi ni Jesus, nasa kanya authority. All authority have been given on earth, in heaven on earth has been given to me. Now, therefore, go and make disciples. Sabi mo sa katabi mo, go and make disciples. Of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, itong pangako ni Lord, I am with you always to the very end of the age. Palakpakan naman natin sa Lord. Alam nyo, sa talatang ito, pinapakita that we have power in preaching the gospel kasi authority ang binigay sa iyo si Lord. And you also have, anong gagawin mo sa kapangyarihan na yun? You have an assignment. At ano yun? For us to go and make disciples of all nation. Okay? Hindi lang ito kasi trabaho ni Pastor, trabaho nating lahat. Amen? Isipin nyo kung lahat tayo pupunta ni Pastor Blaine para lang pangaral si Kristo. Sobrang busy na ng ating daddy eh. Kailangan ka. Sabi mo, ikaw naman. And whenever we do our assignment as a Christian, don't worry, we have the assurance na kasama natin ang ating Panginoon. Amen. And as we end, tapusin natin ito. Sabi na Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Hanggang ngayon ba, nahihiya ka pa mag-share ng gospel? Sino dito mag-share na ng gospel? Minsan, ayaw natin ma-share ng gospel yung mga kakilala natin, kaibigan natin malapit. Kasi pagka nakakilala kay Lord, di ka na pautangin. Eh, purpose mo pa naman, kaya invite mo sa kanya, may gusto kang beneficyo sa kanya. Kaya alam, pagka na-born again, ito baka hindi na ako pautangin, maririnig niya sa church, bawal utangan. O kaya, nako, hindi ko na ito pwedeng dalhin sa church kasi hindi ko na ito mamumura. Eh, nagmumura pa naman ako. Baka sabihin ito, uy, sabi ni Pastor, bawal magmura, ba't nagmura ka? O, diba? Alam niyo po, huwag tayo maya. Isang testimony lang po. Alam niyo, kagabi po ko nag-usap kami ni Brother Anthony kasi every time po siya ay gagamitin ni Lord doon, nagtatanong siya, Pastor, ano po kaya pwede kong i-share? Magpapakonfirm. Nag-confirm, last night we talk, iyak siya ng iyak kasi sabi niya, nag-confirm na ang papangaral ko po, Pastor, is about go and make disciples. Kaya po sa barko, kahit sa barko si Brother Anthony, iba't ibang layang kasama niya, iba't ibang mga seaman, nangangaral. Ganun siya ka-thinking. Oh, next picture, about the gospel of king or the kingdom of the gospel of the kingdom. Iba-ibang lahi. Alam niyo, testimony sa amin sa J Group, unang sampa niya doon kasi yung sasampa niya daw barko ngayon, yung sinampa niyang barko, doon siya galing at doon siya unang nakakilala kay Lord. Kaya ine-expect niya, maganda tong barko ngayon, sasakyan ko kasi marami kasi. Alam niyo, pagdating doon, wala. Namatay ang gospel. So, tutawag siya pa sa niya. Alam mo, parang hindi ka masyado mapokus sa problema sa love life. Mangaral ka. Sabi niya, Pastor, tinatanggal. Okay lang, kasama mo si Lord, hindi ikaw nireject. So, nang aral nagsimula, alam niyo po, nagsimula sa 3, tapos naging 5, tapos 18 na. At siya'y ginagamit ni Lord. Partida, ang layo niya sa church, ha? Kaya iyak siya ng iyak kagabi. Sabi niya, Pastor, kahit ang layo ko sa church, pero feeling ko magkakasama tayo in the spirit. Kasi why? We are doing to preach and save. Preach the good news, hindi naiiyak. Sabi ko nga, may sinesend siyang video, sinend ko sa JC natin, ng J group namin. English po mag-preach. Sabi ko, lipit mo bro. I cannot do that. Yes, no, preach the gospel lang alam ko. Pero siya nag-preach English. Walang pakialam, hindi nahiya kasi alam niya, kailangan ng mga taong ito ang salita ng Diyos. Amen. Maging tayo po, na nabigyan tayong opportunity mag-train kila Jordan, akala lang nila magte-training ako about leadership or about teamwork. Hindi nila alam, ang purpose ko pa rin, i-share ang gospel. Kaya yung mga ka-office mate ni Brother Jordan, sabi, oh, Pastor, kayo na rin po mag-closing remarks. Ah, ganun ah. Alam nyo, mamamatay din kayo. Sabi, hindi naman din man ganun. Inayos naman natin yung approach. Pero nakapagpatanggap tayo kay Lord. Kasi wherever you are, dun ka mag-ilaw. Kasi, di ba, ang galing natin minsan sa church? Kapatid, ikaw na magliliwanag dito, ang dami ng born again dito. Doon ka magliliwanag sa mga lugar na madedilim, doon sa mga katrabaho mo na puro kalokohan ang ginagawa, doon ka mangaral. Ang galing-galing natin minsan, pero sabi ko nga,
Ano kayang dahilan bakit nahihiya tayong i-share ang gospel? You know one of the reason? Maybe wala na tayong anointing and the Holy Spirit kapuspusan kaya hindi ka na nakakapag-share. Why? Naalala niyo po in Acts chapter 1 verse 8? Ano sabi ni Jesus? Huwag kayo basta-basta mangaral. Hintayin niyo muna yung pagbaba ng Holy Spirit. Tama? Sabi ni Jesus, but you will receive power and the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Salamat na lamang po kay Lord kasi sa Jerusalem mismo na bayan ng Diyos nakapag-share tayo ng gospel. Kailangan kapuspusan ng Santong Espiritu. Kasi totoo lang, kahit anong galing mo, pagkapus ka, walang Espiritu ng Diyos sa'yo, hirap na hirap ka mag-share. Kaya kailangan natin, alam niyo po, para kumapal na mukha mong ipangaral si Kristo, kailangan ng puspus ng Holy Spirit. Imagine Jesus, alam niyo po, bago rin mag-start si Jesus, ito rin sabi niya in Luke chapter 4, verse 18 to 19, mabis na lamang po ito, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to ano? To bring the good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come. Imagine, even Jesus Christ, alam niya kailangan niya ng anointing at kapuspusan mula sa Diyos bago siya makapangaral. So that's the question. Maybe kaya hindi po tayo nakakapangaral na kapus na yung Espiritu ng Diyos sa atin. And let us pray for God's anointing and revival to move upon this place tonight. Upang sa gayon po, mga kapatid, paglabas natin, we're gonna have this sense of urgency. Sino bang katabi ko? Masisiran ko. Hoy, pag namatay ka, saan ka pupunta? Huwag naman ganon. Baka sapaking ka nun, Brad. Pagsakay mo sa jeep, no? Mababangga tayo! Tanggapin niyo na si Jesus! Huwag naman gano'n. Itama mo naman yung word. Kasi sabi ng Bible, speak the truth in love. Amen! Pero ang sekreto daw, kapuspusan ng banal na spirito. At pag on fire ka kay Lord, talaga naman, di mo mapipigilan sarili mo. Magsishare ka na magsishare. Amen! Sabi po ng Bible, as we end in Acts chapter 13, verse 2 to 4, sino naman magsisend? Kasi sabi ng Romans 10, 15, kanina, kung walang nagsend, paano sila makakapakinig? Kung walang nagpipreach, sino makakapanginig? Ito sabi ng Bible. One day, as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for a special work to which I have called them. So, after more fasting and prayer, the men laid their hands on them and sent them on their way. So, Barnabas and Saul were sent out by the Holy Spirit. Kaya napakalaga po talaga mapuspos ka ng Holy Spirit eh. Kasi yung Holy Spirit ang magsesend sa'yo. Hindi ka lang basta isa-send ni pastor. Hindi ka isa-send na kung sino man. The Holy Spirit will send you and will give you power to preach this good news upang sa gayon, mawala yung hiya mo sa pangangaral. Dati hirap na hirap yung iba, mahal ka ni Jen? Jesus! Ngayon masasabi mo na, mahal ka ni Jesus! Kasi naranasan ko yung pag-ibig ni Lord. Anong kailangan? Kapuspusan ng banal na spirito. So this afternoon, we're gonna have this sense of urgency. Na Lord, gamitin mo po ako, Panginoon. Marami pang taong mga mahal ko sa buhay, hindi pa nakakakilala. Give me the right people, the right opportunity for me to preach the gospel and have the sense of urgency. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, let's give Him praise. Let's give Him praise. And this time, church, tama na po, yung ikaw yung laging kailangan palakasin. Tama na yung kada pag i-challenge ka papunta ng altar kasi nangangailangan ka lagi ng kalakasan mula kay Lord. This time, ang hihingin natin kay Lord ay ang kanyang kapangyarihan mula sa langit at bigyan tayo ng power to preach the gospel. The Spirit of the Lord is here and He is ready to anoint us to free the sick, to free the captive, to heal the sick. Para sa inyong power na yon? For us to have a sense of urgency in preaching the gospel. Hallelujah. Yung mga isinulat nyo po dyan, kilala nyo po yung mga yan. Pagpe-pray natin sila ngayon. Hallelujah. Are you ready, church? Hingin natin ang pagsama ng banal na Espiritu sa hapong ito. I'm not gonna ask you na humingi ka ng something kay Lord kasi kaya namang i-provide ni Lord yun eh. But I'm gonna ask you na i-feel ka muli ng Espiritu ni Lord. Maaring upos na yung Espiritu sa inyo ng Diyos kaya hindi ka na makapangaral. Masyado ka na lang nakapokus sa business. Masyado ka na lang nakapokus sa pera. Masyado ka na lang nakapokus sa trabaho mo. Pero nawa, balik tayo doon sa tamang purpose natin and that is to preach this good news. Gayahin natin si Paul. Na si Paul, sabi niya, yung puso ko patuloy na nalulungkot at katalamati kasi yung mga kapwa ko Hudyo, ayaw nilang kilalanin si Jesus. Maging ganun din po yung puso natin sana. Magkaroon tayo ng totoong pag-alaala sa mga mahal natin sa buhay. Iyak natin mga Lord.
Ayoko naman pumunta ng langit. Ako lang, sama mo naman yung pamilya ko, Lord. At kung gagamitin mo lang din ako, gamitin mo ako sa kanila. Woo! So bow down your hands, close your eyes, and pray to the Lord right now. Kung sino man po yung mga sinulat nyo, pwede ba buksan mo yung bibig? Ipanalangin mo yung tatlong tao na yan na eventually, isama tayo ni Lord. Dali sila ni Lord dito. At ikaw, gamitin ni Lord to preach the gospel. Oh, I feel the anointing of God is here. And He's ready to fill you up. He's ready to set you on fire to preach the gospel and preach the good news about Christ.